sa senyales kung may sakit ba ang aso mo? Tama ka! Ito ang video na nararapat sa iyo. You know your pet very well, better than anyone else. So you'll definitely know when something is off in your pet. Ang tao kaya magsalita kapag may masakit sa kanila. Nagtatampo pa nga eh. Ginagawa mo! Ang hayop, hindi nila kaya magsalita kung saan masakit o saan parte ng katawan nila may masakit. So bilang pet owners, dapat ma-assess natin o malaman natin kung ano ang nararamdaman ng alaga natin. Una, unang-una sa lahat. Pwede mong malaman kung may sakit ang aso mo? Their behavioral change. Kung meron bang pagbabago sa behavior nila. Kung dati, kapag umaalis ka, pagbalik mo, sumasalubong sila. Ngayon, titingnan ka lang. Iwabag lang yung tail nila. Pangalawa, ang excretions. Ano ang mga excretions? Ito ang mga dumi at ihi nila. Ugaliin na natin obserbahan ang mga dumi at ihi ng alaga natin. Kung anong kulay ng poop nila. Kung anong amoy. Kung meron bang dugo sa dumi o sa ihi nila. Kung ihirap ba silang umihi o pagdumi. Yun ang mga senyales na pwede mo makita bilang pet owners para malaman may sakit ang aso mo. Pangatlo is the physical examination. Dito mo masasabi kung payat ba ang alaga mo. Dito sa picture, makikita natin ang ideal sa ka-obese na aso. Ang ideal sa aso ay may bewang, hindi kita yung ribs kung titingnan pero nakakapa. Pag hindi ganun nakakapa at walang bewang, posibleng overweight to obese ang aso nyo. Kailangan magbawas ng onti sa kanilang pagkain o i-exercise. Ilakad, i-walk ting umaga, basta huwag masyadong mainit. Ang asong payat naman ay nakikita ang ribs, kulang naman sa laman. Pangalawa, kung meron ba silang sugat, kung may rashes, kung hirap ba silang huminga, kung meron bang ubo, gano'ng kadalas, kailan? Isa pa na pwede natin mapansin ay kung sobra ba silang malakas kumain pero pumapayat. Kung mahina naman silang kumain pero tumataba. At ang sobrang paglalagas ng balahibo nila. Pang-apat, noticeable pain. Most dog doesn't vocalize at all when they are in pain. That is the sad truth. Meron namang dogs na umiiyak kapag nasasaktan. Pero mostly ng dogs, they will suffer in silence. So kapag na-notice na natin na may masakit sa aso natin, huwag tayo magbibigay ng pain medicine na pang-tao. Unless prescribed ng vet. Kasi kung nagbigay tayo ng mga painkillers ng pang-human, pwede yun maging toxic sa dog mo. Imbis na magamot, mas napalala mo pa yung kondisyon ng aso mo. Pansinin din natin yung way ng pagkain nila. Kung hirap ba silang lumunok, kung hirap ba silang kumain, kung hirap ba silang huminga. Kung kapag naglalakad, merong masakit. Tingnan natin para ma-assess natin physically, sarili natin, tayo mga pet owners ang alaga natin. Niagawa mo! And yung mga emergency situations, katulad ng nasagasaan yung alaga natin, tumalon sa matataas na lugar, nakipag-away sa malaking aso, yun ang mga signs o kailangan na natin dalhin sa vet, sa clinic para mabigyan ng first aid. Mas makakatipid ka kapag naagapan agad ang alaga mo. Last but not the least, panglima ay joke. Panglima ay ang pagkain. Dito karaniwan nagtatalo ang vet saka owners. Tandaan natin na ang puppies, sila ang mas mabilis magutom kasi nasa growing phase sila. Kaya nilang kumain ng 2 to 4 times a day. Samantalang ang adult dog, pwede silang kumain ng once or twice a day na lang. Bakit? Kasi ang puppies, growing phase yan. Papalaki. So mas kailangan natin yung mga nutrition nila para ma-supply yung kailangan ng katawan nila. Yung puppies, kaya nilang kumain maya't maya ng marami.
kasi yun ang kailangan ng body nila. Samantalang ang adult load, twice or once a day na lang. Dahil nasusuplay na natin yung nutrition na kailangan nila for that day. Ito rin kadalasan ang dahilan kung bakit nagiging picky o maarte o maselan sa food ang alaga natin. Dahil baka busog pa pala sila, kakain na naman. Ang adult dog ay kaya nilang hindi kumain sa loob ng isang araw. Pero siyempre, depende sa laki ng aso. Pwede rin silang magsuka ng yellowish pero minimal lang. Ibig sabihin, nalipasan sila ng buto. Pwede rin magbago ang poop nila pag nalipasan sila ng buto. Na mas nakakabahala kapag puppies o matandang dog o cats ang alaga natin. Dahil parang sa tao, mas bababa ang immune system nila para labanan kung anumang disease ang meron sa alaga natin. Lahat ng yan, lahat ng mga nabanggit kong senyales ay dapat natin ma-assess bilang pet owners sa mga alaga natin. Lalong-lalo na kung tuta pa lamang. Sila ay dapat malakas, makulit, malaro, hindi hirap umihi, clear ang kulay ng ihi, clear ang kulay ng ihi, walang dugo sa poop. Yan ang pinaka-importanteng gawain nating pet owners para sa alaga natin. Ginawa ko itong video para mabigyan tayo ng informasyon at para ma-prevent ang further damage na pwedeng mangyari sa alaga natin. As the old saying goes, prevention is better than cure.